isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pagsasagawa 6. Ngayon, huwag nang isipin ang pagkakamit ng katinuang taglay ni Pedro, ni hindi makamta ng maraming tao ang katinuang taglay ni Pablo. Niwala nga silang kamalayan tungkol kay Pablo. Bagamat binigyan ng Panginoon ng matinding karamdaman si Pablo dahil inusig niya ang Panginoong Hesus, kalaunan ay nanindigan siyang gumawa at magdusa para sa Panginoon. Binigyan siya ni Hesus ng isang karamdaman. At kalaunan, patuloy na tiniis ni Pablo ang karamdamang ito nang magsimula na siyang gumawa. Bakit niya sinabi na mayroon siyang tinik sa laman? Ang tinik, sa totoo lang, ay karamdaman. At para kay Pablo, ito ay isang nakamamatay na kahinaan. Gaano man karami ang gawaing ginawa niya o gaano man katindi ang kanyang paninindigang magtiis, hindi niya maalis ang tinik na iyo. Subalit, mas mahusay ang kakayahan ni Pablo kaysa sa inyong mga tao ngayon. At mayroon siyang kamalayan sa kanyang sarili at mas matino siya kaysa sa inyo. Matapos bigyan ni Jesus ng matinding karamdaman si Pablo, tumigil siya sa pag-uusig sa mga disipulo ni Jesus at nagsimulang mangaral at magdusa para kay Jesus. At ano ang naghikayat sa kanya na magtiis ng pagdurusa? Naniwala si Pablo na dahil nakita na niya ang dakilang liwanag, kailangan niyang magpatotoo sa Panginoong Hesus. Kailangan na siyang tumigil sa pag-uusig sa mga disipulo ni Hesus at kailangan na siyang tumigil sa pagkontra sa gawain ng Diyos. Si Pablo ay isa sa mga taong mataas ang ranggo sa relihiyon. Napakarami niyang alam at napakatalino niya. Hamak ang tingin niya sa mga karaniwang tao at mas matindi ang personalidad kaysa karamihan. Ngunit matapos masinagan ng dakilang liwanag, nakagawa siya para sa Panginoong Hesus. Nakapanindigang magtiis para sa Diyos at ialay ang kanyang sarili sa Diyos na nagpatunay na mayroon siyang katinuan. Noong inuusig at dinarakip niya ang mga disipulo ni Hesus, nagpakita sa kanya si Hesus at sinabi sa kanya, "Pablo, bakit mo ako pinag-uusi?" Nagpatira pa kaagad si Pablo at sinabing, "Sino ka baga, Panginoon?" Isang tinig mula sa langit ang nagsabing, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusik." Biglang nagising si Pablo. At noon lamang niya nalaman na si Jesus ay si Kristo, na siya ay Diyos. Kailangan kong sumunod na ibigay sa akin ng Diyos ang biyayang ito. Inusig ko siya ng gayon
Subalit hindi niya ako pinatay, ni hindi niya ako isinumpa. Kailangan kong magdusa para sa kanya. Kinilala ni Pablo na nausig niya ang Panginoong Hesukristo at pinapatay niya ngayon ang kanyang mga disipulo na hindi siya isinumpa ng Diyos, kundi niliwanagan siya. Nahikayat siya nito at sinabi niya, "Bagamat hindi ko tiningnan ang kanyang mukha, narinig ko ang kanyang tinig at nakita ko ang kanyang dakilang liwanag. Ngayon ko lamang tunay na nakikita na totoong mahal ako ng Diyos at na ang Panginoong Hesukristo ay talagang ang Diyos na may awa sa tao at nagpapatawad sa mga kasalanan ng tao nang walang hanggan. Talagang nakikita ko na isa akong makasalanan. Bagamat pagkaraan nito, kinasangkapan ng Diyos ang mga kaloob ni Pablo upang gumawa. Kalimutan ito sandali. Ang kanyang paninindigan noon, ang kanyang normal na katinuan bilang tao, at ang kanyang kamalayan sa sarili. Wala kayong kakayahang matamo ang mga bagay na ito. Ngayon, hindi ba kayo nakatanggap ng maraming liwanag? Hindi ba nakita ng maraming tao na ang disposisyon ng Diyos ay may kamahalan, puot, paghatol, at pagkastigo? Ang mga sumpa, pagsubok, at pagpipino ay maraming beses nang sumapit sa mga tao. At ano ang kanilang natutuhan? Ano ang nakamit mo mula sa pagdidisiplina at pakikitungo? Sumapit na sa iyo ng maraming beses ang masasakit na salita, paghampas at paghatol. Subalit hindi mo pinapansin ang mga ito. Niwala ka ni katiting na katinuan ni Pablo. Hindi ba masyado kang paurong? Napakarami ring hindi nalinawan si Pablo. Ang alam lamang niya ay nasinagan siya ng liwanag. Ngunit hindi niya namalayan na nabigyan siya ng matinding karamdaman. Personal siyang naniwala na matapos siyang masinagan ng liwanag, kailangan niyang gugulin ang kanyang sarili para sa Diyos, magdusa para sa Diyos, gawin ang lahat upang ihanda ang daan para sa Panginoong Hesukristo at matamo ang mas marami pang makasalanan upang matubos ng Panginoon. Ito ang kanyang paninindigan at ang tanging layunin ng kanyang gawain. Ngunit nang siya ay gumawa, hindi pa rin nawala ang kanyang karamdaman. Hanggang sa kanyang kamatayan, gumawa si Pablo ng mahigit 20 taon. Labi siyang nagdusa at nagdanas ng matitinding pag-uusig at maraming kapighatian. Bagamat mangyari pa, kakaunti ang mga ito kumpara sa mga pagsubok kay Pedro. Gaano kayo kahabag-habag kung ni hindi ninyo taglay ang katinuan ni Pablo? Dahil dito, paano maaaring magsimula ang Diyos sa mas dakila pang gawain sa inyo?
Nang ipalaganap niya ang ebanghelyo, dumanas ng malaking hirap si Pablo. Ang gawaing kanyang ginawa, kanyang paninindigan, kanyang pananampalataya, katapatan, pagmamahal, tiyaga, at pagpapakumbaba sa panahong iyon at ang maraming iba pang panlabas na mga bagay na kanyang isinabuhay ay mas matindi kaysa sa inyong mga tao ngayon, sa inyong kalooban, sa mas mahigpit na pananalita. Walang normal na katinuan. Niwala kayong anumang konsyensya o hindi kayo makatao. Napakalaki ng pagkukulang ninyo. Sa gayo, kadalasan, sa pamumuhay ninyo ay walang matatagpo ang normal na katinuan at walang tanda ng kamalayan sa sarili. Bagamat dumanas ng karamdaman sa katawan si Pablo sa panahong iyon, patuloy siyang nanalangin at naghangat. Ano ba talaga ang karamdamang ito? Ginawa ko na ang lahat ng gawaing ito para sa Panginoon. Bakit hindi ako nililisan ng pagdurusang ito? Sinusubukan kaya ako ng Panginoong Hesus? Binigyan na ba niya ako ng matinding karamdaman? Kung binigyan niya ako ng matinding karamdaman, namatay na sana ako noon at hindi makakayang gawin ang lahat ng gawaing ito para sa Kanya. Ni hindi ako makatatanggap ng napakalaking liwanag. Napagtanto rin niya ang aking paninindigan. Laging nadama ni Pablo na ang karamdamang ito ay pagsubok sa kanya ng Diyos, na pinatitibay nito ang kaniyang pananampalataya at determinasyon. Ganito ang tingin dito ni Pablo. Ang totoo, ang kaniyang karamdaman ay karugtong na naiwan nang bigyan siya ng matinding karamdaman ng Panginoong Hesus. Pinahirapan nito ng husto ang kaniyang kalooban at pinigil nito ang kaniyang pagkasuwail. Kung masusumpungan ninyo ang inyong sarili sa sitwasyon ni Pablo, ano ang gagawin ninyo? Makakapantay ba kay Pablo ang inyong paninindigan at kakayahang magdusa? Ngayon, kung pinadapuan kayo ng kaunting karamdaman o sumasailalim kayo sa isang matinding pagsubok at pinagdusa kayo, sino ang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan ninyo? Kung ikinulong kayo sa isang hawla at palagi kayong pinapakain, magiging ayos lang kayo. Kung hindi, ay magiging katulad lamang kayo ng mga lobo, walang anumang pagkatao. Kaya kapag nagdurusa kayo ng kaunting paghihigpit o paghihirap, makakabuti iyon sa inyo. Kung pinadali iyon para sa inyo, mapapahamak kayo. At kung gayon, ay paano kayo mapoprotektahan? Ngayon, kinastigo, hinatulan, at isinumpa kayo, kaya binigyan kayo ng proteksyon. Nagdusa na kayo ng husto, kaya pinoprotektahan kayo. Kung hindi, matagal na sana kayong nahulog sa kabulukan. Hindi sinasadyang gawing mahirap ang mga bagay para sa inyo.
ang likas na pagkatao ng tao ay mahirap baguhin at kailangan itong magkaganito para magbago ang kanilang mga disposisyon. Ngayon, niwala kayong konsyensya o katinuang tinaglay ni Pablo, ni hindi pa ninyo taglay ang kanyang kamalayan sa sarili. Lagi kayong kailangang pilitin at kailangan kayong palaging makastigo at mahatulan para pukawin ang inyong espiritu. Pagkastigo at paghatol ang pinakamabuti para sa inyong buhay. At kapag kinakailangan, kailangan ay mayroon ding pagkastigo ng mga katotohanang dumarating sa inyo. Saka lamang kayo lubos na magpapasako. Kapag ang inyong likas na pagkatao ay walang pagkastigo at pagsumpa, ayaw ninyong magyuko ng ulo, ayaw ninyong magpasako. Kung hindi ninyo nakikita ang mga totoong pangyayari, walang magiging epekto. Masyadong aba at walang halaga ang inyong pagkatao. Kung wala ang pagkastigo at paghatol, magiging mahirap kayong malupig at mahirap daigin ang inyong kawalan ng katuwiran at pagsuway. Ang inyong dating likas na pagkatao ay nakaugat ng napakalalim. Kung iniluklok kayo sa trono, wala kayong ideya sa taas ng langit at lalim ng lupa. Lalong wala kayong ideya kung saan kayo patungo. Ni hindi ninyo alam kung saan kayo nagmula. Kaya paano ninyo makikilala ang Panginoon ng paglikha? Kung wala ang napapanahong pagkastigo at mga sumpa sa ngayon, matagal na sanang dumating ang inyong huling araw. Huwag nang banggitin pa ang inyong kapalaran. Hindi ba mas nalalapit iyon sa panganib? Kung wala ang napapanahong pagkastigo at paghatol na ito, sino ang nakakaalam kung gaano kayabang kayo sa inyong paglaki o gaano kayo magiging masama? Nadala na kayo ng pagkastigo at paghatol na ito sa kasalukuyan at naingatan ng mga ito ang inyong buhay. Kung tinuruan pa rin kayo gamit ang kaparehong mga pamamaraan tulad ng sa inyong ama, sino ang nakakaalam kung anong mundo ang inyong papasukin? Wala kayo talagang kakayahang kontrolin at pagbulay-bulayin ang inyong sarili. Para sa mga taong kagaya ninyo, kung susunod at tatalima lamang kayo nang hindi nagsasanhi ng anumang panghihimasok o mga gambala, makakamtan ang aking mga layunin. Hindi ba lalo kayong dapat magsumikap sa pagtanggap ng pagkastigo at paghatol sa ngayon? Ano ang iba pa ninyong mga pagpipilian? Nang makita ni Pablo ang Panginoong Hesus na nagsasalita at gumagawa, hindi pa rin siya naniwala. Kalaunan, nang maipako na sa krus ang Panginoong Hesus at pagkatapos ay mabuhay na mag-uli, nabatid niya ang katotohanang ito. Subalit patuloy siyang nang usig at kumontra.
Ito ang kahulugan ng kusang pagkakasala. Kaya nga binigyan siya ng matinding karamdaman. Sa simula, batid niya na may isang hari ng mga Hudyo na tinatawag na Jesus. Nabalitaan na niya ito. Kalaunan, nang magbigay siya ng mga sermon sa templo at mangaral sa buong lupain, kinalaban niya si Jesus na buong katayugang tumatangging sundin ang sinumang tao. Ang mga bagay na ito ay naging isang napakalaking hadlang sa gawain sa panahong iyo. Nang si Jesus ay gumagawa, hindi tuwirang inusig at dinakip ni Pablo ang mga tao, kundi ginamit niya ang pangangaral at mga salita upang pabagsakin ang gawain ni Jesus. Kalaunan, nang ipako na sa krus ang Panginoong Hesukristo, sinimulan niyang dakpin ang mga disipulo na mabilis na pumaparoot pa rito at ginagawa ang lahat ng kaya niya upang usigin sila. Matapos siyang masinagan ng liwana, saka lamang siya natauhan at nakaranas ng malaking pagsisisi. Matapos siyang bigyan ng matinding karamdaman, hindi napawi ang kanyang karamdaman kailanman. Kung minsan, nadama niya na lumalapa ang kanyang paghihirap at hindi na siya makabangon, naiisip niya, ano ang nangyayari? Talaga bang nabigyan ako ng matinding karamdaman? Hindi kailanman napawi ang kanyang karamdaman. At dahil sa karamdamang ito, kaya siya nakagawa ng maraming gawain. Masasabi na pinadapo ni Jesus ang karamdamang ito kay Pablo dahil sa kanyang kayabangan at katigasan ng ulo. Isang parusa iyon kay Pablo. Ngunit ginawa rin iyon para gamitin ang mga katalinuhan ni Pablo sa gawain ng Diyos upang ang kanyang gawain ay mapalawak. Sa katunayan, hindi layunin ng Diyos na iligtas si Pablo, kundi gamitin siya. Subalit, ang disposisyon ni Pablo ay masyadong mapagmataas at matigas ang ulo. Kaya nga, isang tinik ang inilagay sa kanya. Sa huli, nang matapos na ni Pablo ang kanyang gawain, hindi na ganoon katindi ang kanyang karamdaman. At nang patapos na ang kanyang gawain, nagawa niyang sabihin ang mga salitang, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na kanyang sinabi dahil hindi niya alam ang gawain ng Diyos. Marami sa inyo ang katulad ni Pablo. Ngunit kung talagang may paninindigan kayong sumunod hanggang sa dulo ng landas, hindi kayo aabusuhin. Hindi natin tatalakayin dito ang mga paraan na naging suwail at kontra si Pablo. Manatili tayo sa bahagi niya na positibo at kapuri-puri. Mayroon siyang konsyensya at matapos tumanggap ng liwanag ng minsanan,
nagawa niyang ilaan ang kaniyang sarili sa Diyos at magdusa para sa Diyos. Ito ang isang maganda niyang katangian. Gayunman, kung mayroong mga naniniwala na dahil mayroon siyang magandang katangian, ay isa na siyang taong pinagpala. Kung iniisip nila na hindi naman siya talaga kinastigo, ito ang mga salita ng mga taong walang katinuan. Kapag nagdarasal at nagbabasa ng mga salita ng Diyos, maraming taong nagsasabi na handa silang magpasakop sa Diyos. Ngunit pagkatapos ay nagiging lihim na nagiging masasama at baliwala iyon sa kanila. Ang mga salita ng Diyos ay sinasabi ng paulit-ulit, naghahayag ng paunti-unti. At kapag inilantad ang mga taong nasa pinakailalim, saka lamang sila nakakasumpong ng kapayapaan at hindi na gaanong nagiging hambog at matigas ang ulo, hindi na gaanong mayabang. Sa inyong mga kalagayan ngayon, malamang ay kailangan pa rin kayong bigyan ng matinding karamdaman at ilantad at hatulan sa bawat aspeto upang hindi na kayo magkaroon ng pagkakataong maghabol ng hininga. Para sa inyo, mas mabuting hindi kayo lisanin ng mabagsik na pagkastigo at paghatol, at hindi kayo layuan ng parusa at mga sumpa na nagtutulot sa inyo na makita na ang kamay ng mga atas administratibo ng Diyos ay hindi kailanman humihiwalay sa inyo. Kagaya lamang sa kapanahunan ng kautusan, nang makita ni Aaron na hindi siya iniwan ni Jehovah kailanman. Ang kanyang nakita ay ang palagi ang patnubay at proteksyon ni Jehovah. Ang patnubay ng Diyos na inyong nakikita ngayon ay pagkastigo, mga sumpa at paghatol. Ngayon ay hindi rin kayo iniiwan ng kamay ng mga atas administratibo ni Jehovah. Gayunman, may isang bagay na maaaring magpakalma sa inyo. Gaano man kayo kumontra, sumuway, at manghusga, walang kapinsalaang mangyayari sa inyong katawan. Ngunit kung may mga taong labis na kinokontra at hinahadlangan ang gawain, hindi ito katanggap-tanggap. May isang limitasyon. Huwag abalahin o gambalain ang buhay ng iglesia at huwag abalahin ang gawain ng banal na espiritu. Sa iba pa, magagawa mo ang gusto mo. Kung sinasabi mong ayaw mong hangarin ang buhay at nais mong bumalik sa mundo, bilisan mo at humayo ka. Magagawa ninyo ang anumang gusto ninyo, basta't hindi nito nagagambala ang gawain ng Diyos. Subalit, may isang bagay ka pang kailangang malaman. Sa huli, ang gayong mga sadyang makasalanan ay aalising lahat. Ngayon, maaaring hindi ka sumbatan. Ngunit sa huli,
isang bahagi lamang ng mga tao ang magagawang magpatotoo. At ang nalalabi ay mga nganib na lahat. Kung ayaw mong mapasama sa daloy na ito, okay lang. Ang mga tao ngayon ay tinatrato ng may pagpaparaya. Hindi kita nililimitahan basta't hindi ka natatakot sa pagkastigo sa kinabukasan. Ngunit kung kasama ka sa daloy na ito, kailangan kang magpatotoo at kailangan kang makastigo. Kung nais mong tanggihan ito at bumalik sa mundo, ayos lang iyan, walang pumipigil sa iyo. Ngunit kung gumagawa ka ng gawaing sumisira at gumagambala sa gawain ng Diyos, talagang hindi ka mapapatawad dahil doon. Hinggil sa nakikita ng iyong mga mata at naririnig ng iyong mga tainga kung aling mga tao ang kinakastigo at ang mga kapamilya nilang isinusumpa. May mga limitasyon at hangganan sa lahat ng ito. Hindi basta-basta gumagawa ang banal na espiritu ng mga bagay-bagay. Batay sa mga kasalanang nagawa ninyo, kung tatratuhin at seseryosohin kayo ayon sa inyong sariling pagiging di matuwid, sino sa inyo ang maaaring makaligtas? Lahat kayo ay magdaranas ng kalamidad at walang sino man sa inyo ang magkakaroon ng magandang kahihinatnan. Subalit ngayon, maraming tao ang tinatrato ng may pagpaparaya. Kahit nang huhusga, sumusuway at kumukontra kayo, basta't hindi kayo nakakaabala, haharapin ko kayo ng may ngiti. Kung tunay kayong naghahangad ng buhay, kailangan kayong magdanas ng kaunting pagkastigo at kailangan kayong magtiis ng sakit ng mahiwalay sa minamahal ninyo upang humiga sa mesang pang-operasyon para maoperahan. Kailangan mong tiisin ang sakit. Kagaya ng pagtanggap ni Pedro ng mga pagsubok at pagdurusa. Ngayon, nasa harap kayo ng hukuman. Sa hinaharap, kailangan ninyong magdaan sa gilutina kung kailan isasakripisyo ninyo ang inyong sarili. Sa huling yugtong ito ng gawain sa mga huling araw, marahil ay naniniwala ka na hindi sisirain ng Diyos ang iyong katawan at masasabi na hindi ka maaaring magdusa ng anumang karamdaman kahit kinukontra at hinuhusgahan mo siya. Ngunit kapag sumapit sa iyo ang mababagsik na salita ng Diyos, kapag ang iyong pagkasuwail at paglaban at ang iyong pangit na muka ay inilantad lahat, hindi ka makakapagtago. Matatagpuan mo ang iyong sarili na takot at nalilito. Ngayon, kailangan kayong magkaroon ng kaunting konsyensya. Huwag gumanap sa papel ng masasamang kumukontra at sumusuway sa Diyos. Dapat mong talikuran ang dati mong ninuno.
Ito ang tayog na dapat ay mayroon ka. At ito ang pagkataong nararapat mong taglayin. Lagi kang walang kakayahang isantabi ang sarili mong mga inaasam sa hinaharap o ang mga kasiyahan sa ngayon. Sabi ng Diyos, hanggat ginagawa ninyo ang lahat ng kaya ninyo upang masundan ako at mahanap ang katotohanan, tiyak na gagawin ko kayong perpekto. Kapag nagawa na kayong perpekto, magkakaroon kayo ng magandang hantungan. Dadalhin kayo sa aking kaharian upang magtamasa ng mga pagpapala kasama ko. Napangakuan na kayo ng isang magandang hantungan. Subalit ang mga kinakailangan sa inyo ay hindi kailanman mababawasan. Mayroon ding isang kondisyon. Malupig man kayo o magawang perpekto, kailangan kayong sumailalim ngayon sa kaunting pagkastigo at kaunting pagdurusa. Kailangan kayong hampasin at disiplinahin. Kailangan kayong makinig sa aking mga salita, sumunod sa aking daan, at gawin ninyo ang kalooban ng Diyos. Ito dapat ang gawin ninyong mga tao. Paano ka man naghahanap, kailangan mong marinig ng malinaw ang paraang ito. Kung totoong may tunay kang mga kabatiran, maaari kang patuloy na sumunod. Kung naniniwala ka na walang mga maaasam o pag-asa rito, maaari ka nang umalis. Malinaw nang nasabi sa iyo ang mga salitang ito. Ngunit kung gusto mo talagang umalis, ipinakikita lamang nito na wala ka ni katiting na konsyensya. Ang kilos mong ito ay sapat na upang patunayan na isa kang demonyo. Bagamat sinasabi mo na ipinababahala mo ang lahat sa mga pagsasaayos ng Diyos, batay sa iyong laman at sa iyong isinasabuhay, namumuhay ka pa rin sa ilalim ng sakop ni Satanas. Bagamat nasa mga kamay rin ng Diyos si Satanas, ikaw mismo ay nabibilang pa rin kay Satanas at kailangan pang tunay na maligtas ng Diyos, sapagkat namumuhay ka pa rin sa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Paano ka dapat maghangad upang maligtas? Nasa iyo ang pagpapasya. Dapat mong piliin ang landas na dapat mong tahakin. Sa huli, kung masasabi mong wala na akong magagawang mas maganda, sinusuklian ko ang pagmamahal ng Diyos sa aking konsyensya at kailangan kong magkaroon ng kaunting pagkatao. Wala akong matatamong anumang mas dakila ni hindi gaanong malaki ang aking kakayahan. Hindi ko nauunawaan ang mga pananaw at kahulugan ng gawain ng Diyos. Sinusuklian ko lamang ang pagmamahal ng Diyos. Ginagawa ko ang anumang hilingin ng Diyos at ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Ginagampanan ko ng wasto ang aking tungkulin bilang isang nilalang ng Diyos. Pagkatapos,
ay makadarama ako ng kasiyahan. Ito ang pinakamataas na patotoong kaya mong gawin. Ito ang pinakamataas na pamantayang kinakailangan sa isang bahagi ng mga tao. Pagganap sa tungkulin ng isang nilalang ng Diyos. Gawin mo lamang ang lahat ng makakaya mo. Hindi ganoon kataas ang mga kinakailangan sa iyo. Hanggat ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo, ito ang iyong patotoo.